Walang magawa, gawa na lang uli ako ng isa pang vlog regarding sa isang ano namin bloodline, which is yung Blueband Kelso. Hi mga kasabong, mga katukaan, kumusta na ulit kayo? Si Ron po uli ng M16 Game Farm. Alam ko lockdown ngayon dyan sa Pilipinas, dito naman sa Canada quarantine tayo, so walang magawa, gawa na lang uli ako ng isa pang vlog regarding sa isang ano namin bloodline, which is yung Blueband Kelso. Okay, yun na. As you guys know na yung Blueband Kelso namin ay galing kay Bebot Uy, yung mga nagpa-follow sa ano namin sa game farm na sa game farm namin. Ayun, nagre-research ako dito sa game dito sa Blueband Kelso na to. Technically unti nakuha kong information na regarding sa Blueband Kelso eh. So, ang kauna-unahan is yung palang Blueband Kelso from Mr. Bebot Uy ay nakuha niya kay, sino ba nakuha niya, si Mr. George T. Naghanap ako ng information para sa kanya pero wala akong makita. Okay, so ang information lang nakita ko sa mga forum is yung Blueband Kelso, kaya tinawag nila yan, is dumating daw tong isang game foul na to kay Sir George T. kung hindi ako nagkakamali. Comment down below kung tama ang sinabi ko. Yun nga, may dumating na game foul, may blue band or elastic band or something na nakalagay doon sa paa. Eh, hindi nila alam pa yung strain or yung bloodline na yun. So, ang ginawa nila is, yun ang tinawag nila, Blueband Kelso. In a way na yung Blueband Kelso ni Mr. Bebot Uy is really good na one na isang derby winner niya is 7-time winner. So really good winning rate. Tapos yung itsura naman niya is white leg, medium station, tapos orange red hackle feather. So technically yun yung talagang itsura o yung looks ng isang Kelso. Okay? Now, ang sinasabi nila, ang Kelso daw ay hindi pure na Kelso, or yung Blueband Kelso ay hindi siya pure na Kelso talaga. Sinasabi nila na mayroon siyang claret, tapos a mixture of Kelso. So, interest ako dun sa conversation na yun sa forum. So, bakit tinatawag nilang Kelso pero may halo palang claret? Okay? So, naggawa pa ako ng other research. So, sabi ko, siguro ang dapat kong tingnan dito is yung Kelso line. Okay? Which madami ako nakita regarding sa mga tawag dito, yung kanyang mga fighting style, tapos sino ang mayroong magandang Kelso sa atin dyan sa Pilipinas. Pero punta tayo sa pinakaunang history ng Kelso. Okay? So, si Mr. Walter Kelso, siya talaga ang sinasabing original founder or breeder ng Kelso. Okay? Ngayon, technically, siya from Texas. Okay? Nung 1940s, kung hindi ako nagkakamali, 1940s or 60s, doon siya nag-umpisa ng breeding, lumalaban ng derby, and what. So, ang way ni Mr. Kelso is different sa mga ibang breeder na nasa Texas or in the US before. So, ang ginagawa ng mga ibang breeders are, nagbibilib sila na magaling ang isang game fowl kung pure sila. Okay? But Mr. Kelso does not believe na pag pure sila at gusto nila i-maintain yung bloodline, hindi yun yung
after ni Mr. Kelso, ang habol niya is yung pinakang winning rate ng isang game foul na even though hindi siya pure. Okay? If that makes sense sa inyo. Ngayon, ang ginagawa pa nga ni Mr. Kelso dati is pumupunta siya sa mga derby para manood. Then, afterwards, bibilhin niya yung nanalong rooster or game foul para lang i-crossbreed sa kanyang mga winning line. So, sa mga ibang breeder na nandun sa US noon, technically, hindi pa heard nila ang crossbreeding or hindi pa sila believe sa crossbreeding, but Mr. Kelso, siya ang believe dito. Okay then, ang isa pa, back then, my friend si Mr. Kelso na na-inherit niya is yung Claret line, Madigan Grace, and the Texas Rangers. So, hindi ko alam kung alin tong mga line na to, pero alam ko yung Claret. Madigan Grace, syempre, one of the Grace. Texas Rangers, hindi ko alam kung anong line pa yon. So, I think gagawa pa ako ng panibagong vlog para doon o kung anong research na magawa ko. Okay? So, itong mga na-inherit niya tong Claret, Madigan Grace, and Texas Rangers, yun yung mga baseline na ginamit niya na i-cross doon sa mga winning lines niya sa kanyang farm. Ngayon, it's said to be na itong Kelso ay ang totoong line, or yung iba sinasabi na Little Murphy na lines na naandun, may red, may typewriter, may claret. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pinakang pure or pinakang line na nakakross sa Kelso to produce the original Kelso. Okay? So, pero ang napansin ko is yung claret line. Okay? And, I think yung claret line is yun yung one of the baseline ng Kelso. Okay? Now, punta naman tayo sa ano, sa game, yung kanyang ano, fighting style. Okay? Sinasabi nila ang Kelso is a very smart fighter. Matalino sila. Hindi sila basta-basta sumasabay, mayroon silang sidestep. Okay? Ngayon, kung technically ang nangyayari pag lumaban sila, pinababayaan muna nilang mauna ang kalaban lumipad bago sila saka sila magi-strike. Tapos isa pa is yung meron silang tinatawag na yung sa shuffle nila, magaling sila sa baba, magaling din sila sa taas. And ang isang advantage din ng Kelso is yung if ever na mauna silang tumaas at sumabay ang kalaban, sinasabi nilang may paglalagyan ang kalaban. Pero again, sabong ay sabong, hindi natin sigurado. But yun ang nanotice ng mga big breeders natin, katulad ni... Okay, so ang isang big breeder natin dyan sa Pilipinas, si Mr. B-Boy Enriquez ng Firebird Farm or Firebird Game Farm. Okay, sinasabi nila na yung white Kelso nila saka yung Kelso nila is really good sa ganitong mga laban. At nanotice yan ni Miss Robbie Yu na yung kanilang farm manager, yung ano natin, Lady Gaffler natin dyan, ano. So yun nga, magaling sila sa sabayan, tapos matalino sila, tapos yung shuffle, sidestep nila, doon sila magaling, tapos yung pag nag-launch sila ng attack, siguradong tatama. Ngayon, nakita niya naman doon sa laban nung amin noon, hindi ko yata na-video na maganda yun. Ilalagay ko na lang ang link down below dun sa profile namin sa Facebook. Alam ko naman ngayon na lockdown pa dyan sa Pilipinas, so hopefully yung sabong ay magbabalik sa normal and hopefully makakuha ng cure or ng antivirus or what itong nangyari tong sa atin sa buong mundo.
And hopefully yung sa sabong industry ay may balik sa normal and not normal pero better na than before. Okay? So yun lang ang makikita ko dito. So magaling talaga ang Kelso line. And itong Kelso line namin kinocross na namin to sa sweater line namin, which is the Golden Boy. Okay? The pure Golden Boy na kinocross namin sa kanya. And hopefully makatulong to sa inyo. Again guys, give the video a thumbs up, subscribes down below if hindi pa kayo subscribes. Madami tayo ditong game foul na vlog. So to keep you guys entertained, kung may mga comments kayo, sabihin nyo lang or ano. Pero yeah, salamat po sa inyo. Keep safe. Peace. Ron Pole from M16 Game Farm.